chance na ko, excited na, excited. Nararamdaman ko yung excitement nyo. I'm sure yung mga nanonood ngayon, excited na excited ng malaman kung ano itong aming ihahain ngayong umagang ito, na sigurado pong pasok sa kanilang mga budget dahil hindi naman talaga kumpleto minsan ang inyong hapagkainan kapag Noche Buena, pag walang ham-ham. O, diba? Ngayon po mga kapuso, dinayo namin ang Baliwag Bulacan para lamang po puntahan ang isang pagawaan po ng ham na nag-o-offer po ng mga budget-friendly na iba't ibang klase po ng hamon na pwede niyong pagpilian. Pero bago po natin ipakita muna sa inyo yan, tatanungin muna natin si Ms. Therese Chan, Marketing Manager po ng pagawaan ito, kung paano nila ginagawa ang kanilang ham. Good morning, Therese! Good morning, Ms. Ayan, okay. Itong proseso mo ngayon, anong meron dyan? Ito yung first step natin na tinatawag natin na grinding, mm-hmm, o yung pagiling ng karne. Oo, at anong parte ng karne ng baboy yan? Ito yung hind leg or in Tagalog, yung pige ng baboy. O, kaya pala puro laman, ano? Yes. Talaga naman. Ayan, pagkatapos, ano ni susunod? Pagkatapos niyan, dito na tayo sa mixing, uh-huh, kung saan hahaluin ang giniling na baboy. Oo. Para ma-incorporate yung mga spices at maging malasa siya. At after po ng mixing, ano yung susunod natin? Stuffing na siya. Ito na yun. Yes. Okay. Yan, itong mga plastic mo, food grade yan, tama? Of course. Mm-hmm. Tapos, okay, after? Stuffing siya, may timbang na siya, ilalagay siya sa casing para maging ready siya sa cooking. Okay. Cooking, gaano katagal? Lulutuin siya for 30 to 45 minutes. Wow! So parang meron kayong malaking kawag, yes, ganun. Okay, after na itong ating pagluluto, anong susunod? Pagkatapos lutuin, palalamigin siya. Mm-hmm. Pagkatapos siyang palamigin, ready na siya for glazing. Ito na yung glazing natin. Opo. Kaya yung glazing nyo, nilalagyan nyo, niluluto nyo yung... Niluluto, pineapple glaze. Paano na ginagawa yung glazing nyo? Niluluto siya for several hours, eh. Oh my gosh, gaano katagal? Mga 8 hours. We use fresh pineapple for yun that. Yun talaga ang, yes, masarap sa, opo, inyong ham. Okay. And then, pagkatapos nun ay? Pagkatapos nun, ready na siya para i-clip. And that's it. Yung sa packaging na. Opo, i-clip na siya. Ayun na! Ang galing! Ang ganda ng itsura nung ano niluluto niyo yung glaze, eh. Mm-hmm. Pang-glaze. Okay. Ang susunod natin, mga kapuso, ay syempre, gaya ng nasabi namin sa inyo, budget-friendly po yung kanilang mga hamon dito. Meron po silang Noche Buena ham, mga kapuso, na nagkakahalaga po, ito yung kanilang Noche Buena ham, nagkakahalaga po ng 480 pesos. Meron pong hamon de bola, mga kapuso, na 240 pesos. Mini hamon de bola, ito talaga yung sinasabi namin, na 140 pesos lamang. Oh, talaga naman, hindi kayo, yes, magkakaita ng hamon ngayon pong Noche Buena. At ang kanilang square ham na 200 pesos naman, mga kapuso. Okay, eto na. Maraming salamat. Thank you, eto na. Chef Anton, gaya na nasabi ng ating mga kasama sa studio kanina, maghahanda siya ng mga potahe na gagamitin niya ay ham. Mamaya po yan! Kaya tutok lang po din sa inyong pabasang morning show kung saan panalo ang Pasko! Unang hirin!